Hello na tayo. Hello guys, we're live now. Yan. I have hello, Eloisa with me. Yeah. Hi, and, good evening. Pero wala pa ano, hindi kayo nakikita. Sila Joanna, Madaya. Oo nga, basta tayong dalawa lang. Oo, kasi tayo lang daw yung naka-video siguro. Ayan, so we don't have ano, Mary Ann with us today. Tinakasan niya kami. Ganon. So, me and Eloisa na lang. Kami dalawa na lang muna ni Eloisa. And we also have Alan, Joanna, and Michelle. And we'll talk about how we started working from home. Yay! Ayan. Sa mga curious dyan kung paano kami nag-start na mag-work from home. Oo nga, Madaya itong si Joanna. Hindi namin kayo kita, Joanna. Yan, nag-comment si Joanna. Kita daw tayo. Yan, so, mag-start muna ako. Ano, sino bang nauna sa atin mag-work from home, Eloisa? Ikaw o ako? Ikaw, kasi napakinggan kita kay ano, Jo Marie. Ah, okay. So, yun. Ako pala yung nauna. Yan. So, yun. So, katulad ni Joanna na nasa comments, ayan. Ano, I was in a BPO company before. So, si Joanna nag-team leader na. Ako dati, QA pa lang ako. Yan. Kaya, ano, hectic ang life sa BPO company. So, alam nyo naman, di ba, kapag ka call center, BPO, ganyan. Ano, night shift kami palagi. Yun. Kahit QA ako na nakakapili ng schedule kung anong oras ako pwedeng pumasok. Syempre kapag call center, night shift pa rin. So nakakapagod, 'di ba, night shift. Tapos magkano lang sweldo, ang hirap ma-promote, alam mo 'yan, 'di ba, Joanna? 'Yon. So 'yon. So kailangan kasi 'di ba, pag sa BPO company kailangan ma-promote muna ako para tumaas yung sweldo. Eh nahirapan din akong ma-promote noon kasi ayoko na masyado ng supervisory position kasi mas maraming work yun. Tapos, konti lang naman yung increase sa sweldo, yun. Tapos, nalaman ko na pwede palang mag-work from home as a virtual assistant. Buti na lang. O, diba? Yun. So, tinry ko siya. Ang pinakauna kong client nun is taga-spam sa Twitter. Yung palagi kong kinikwento, yun. $8 per hour. Yun yung una kong work dati. Mga 2 years ago, taga-spam sa Twitter, ganyan. So, kada may magme-message sila, bibigyan ako ng mga mentions ng client ko. Pag may nag-mention ng ganito, mag-i-tweet mo siya ng ganitong message, ganyan. Pero ako yung nag-iisip ng mga message for my client. Kasi kay Twitter, bawal kang mag-tweet ng parehong tweet at one time. Iba-block ka niya. So, kailangan kada tweet mo, iba-iba yung tweet na nilalagay. Yun lang yung challenge doon, ganun. So, yun yung pinakauna kong work online. And then, after nun, may isa pa uli ako nakuhang client. Tapos, nung nakadalawang client na ako, nag-resign na ako sa BPO job ko as a quality analyst. Yan. And then, ano, bago pala ako mag-resign, kinuha ko na lahat ng mga loan na kailangan. Ayan. Kasi syempre, mahirap mag-loan pag wala ng company na magpa-process niyan for you. So, yung SSS, pag-ibig, ganon. Kasi syempre, pag work from home ka na, ikaw na lang mag-isa yung magpa-process ng mga yon. O, ikaw naman, Eloisa. Ayun. How did you start working from home? Ako, nag-start ako kasi ni-refer ako nung isa kong kaibigan dun sa client niya. Wow, swerte! Oo, ano, wow. Naswertehan ko kasi may kakilala na ako na nag-work at home. Kaya lang, noong time na yon project-based lang siya. So, syempre, pag project-based, di ba, hindi ka naman, saka usually naman sa pag-freelance, sa pag-work at home, talagang laging hindi sigurado kung hanggang kailan mo sila magiging kliyente. So, ayun, ni-refer lang ako nung isa kong kaibigan. Pero since hindi nga nag-work out yung project, na let go ako. So, I thought ganun lang kadali na, ay, i-refer lang pala ako. Maghahanap na lang ako ng magre-refer. Until, meron akong nakuha. After noon, may nakuha ako na client sa online job.
.ph. Ah, hindi sa onlinejobs.ph. Hindi ko to kinukwento sa iba kasi nahihiya ako. Ang bayad niya sa akin is $1.35 cents per hour. Per hour. Kasi sa onlinejobs.ph, hindi nila alam yung rate mo, di ba? Si onlinejobs.ph. Kayo lang ni client, oo. So, $1.35. Ang ginagawa ko nun, Tash, tagagawa ng Facebook page. Ah. Gagawa lang ako ng Facebook page. Taga-spam kasi, ka din, pero sa Facebook. Kasi buti na lang, mas malaki yung nakuha ko. Marketing agency siya. Na nang, ano nga kami, kasi marketing nga, so isa yun sa way niya para maggumanda yung pagmamarket niya. So, tagagawa ko ng Facebook page. Sabi ko, cool, $1? Hindi nga ako nagko-calls, hindi nga ako nagtatawag. Pero nakaupo ako for 8 hours. Tapos maano siya, makwenta siya sa Facebook page. Oh, grabe. $1 na nga lang. Oo, ba't ganito lang nagawa mo sa buong, sa ganitong oras? Usually ganito. So sabi ko, hindi ko gusto to. Eh, pinapalo. Oo nga, para kang robot. Sana nag-hire na lang siya ng robot. Kaya nga. pinafollow ko naman simulat sa poll si Jomar. Until, nung naging guest ka ni Jomar sa webinar niya, sa out of all ng mga nai-interview ni Jomar, sa'yo ako naka-resonate. Kasi, kasi sinabi mo noon, hindi ka tapos sa pag-aaral, may anak ka, tapos call center ka lang. Oo, kasi so, di ba pagka naman hindi ka nakagraduate, yun lang yung trabaho makukuha mo, kahit sa Jollibee, hindi nila ako tatanggapin, di ba? Sabi ko, tapos doon, nung at the end of the webinar, pre-promote mo yung page, ay yung group mo, tong group mo. So, nag-join ako sa group mo. Tapos, kagandahan noon, parang siguro 2 weeks pa lang ako doon sa group or 1 month pa lang. Nag-announce ka for internship. Yung internship program na sinabi mo na in return, tuturuan mo kami ng actual talaga na ginagawa sa kliyente. So, luckily, isa ako dun sa napili mo to be an intern. So, from there, sa lahat ng tinuro mo, isa lang talaga yung na-in-love ako. Ano yun na-in-love ka? Podcast editing lang. Podcast editing talaga ang na-enjoy na, mo. Hanggang ngayon, yung pa rin yung ginagawa ko. Hindi na ako humiwalay. Tama. Masaya kasi siya, di ba? Kung si Janet WordPress, kami ni Cecilia. Podcast editing yung ano namin. Yun lang, Bao. So, ngayon, puro podcast na mga client mo. Wala akong ginagawa kung hindi editing lang. Di ba, at least nakaka-listen ka na sa podcast nila, natututo ka na, tapos kumikita ka pa, no? Di ba? Parang free seminar. Personal development, ganyan. Oo, kaso nakakainis nga lang pagka marami. Ano ba naman to? Ang dami ng am, lalo na yung guest. Am na naman, am, ganyan. So, tatanggal-tanggalin mo yung mga am nila. Yan, so pwede kayo mamili. Si Janet na pinag-usapan namin, yung isa pang kasama na intern ni Eloisa, no? Eloisa yon. Ano naman siya, Tribe Themes naman and WordPress. Pero yun, gusto ko rin kasi yon. Na-enjoy ko rin gumamit ng Tribe Themes. So, magandang skill din siya. Tsaka madali lang siyang gamitin. Yun. Kahit hindi ka, coder, ganyan. Diba, Eloisa, hindi kailangan ng coding. Yun. Drag and drop lang. Oo, kasi drag and drop siya si Tribe Themes. Yan. Kasi yung iba, dati kasi pag sinabi mong gagawa ng website, kailangan parang computer science, IT level, ganun. Parang HTML, mga ganyan. Oo. Yung pala, madali lang pala, niloko lang ako ng ng prof ko dati nun sa IT, sa nung nag-try kasi ako mag-IT nun dati nung nasa BPO pa ako. Yun. Tapos ang hirap-hirap namin mag-install nun ng WordPress, yung pala, napakadali lang pala. Kasi nung nag-install kami, ang daming coding. Ayan, so andito na si tanongin na natin yung mga guests natin today, Eloisa. Oo nga. Ay, si Eloisa, ilan pala yung anak mo, Eloisa? Isa pa lang, no? Isa pa lang. Tapos, anong background mo? Anong work mo dati? Nung bago work ka mag-start? Work ko, parehas tayo. BPO. BPO.
Pero ano ako, hindi ako QA. Ano lang talaga ako, agent. Agent, oo. Oo. Tapos, pero nung college ka, ano yung course mo? IT din. IT, ah, IT. Social. IT, pero tapos, hindi mo na-enjoy yung WordPress. Hindi. Hindi ko ano. Hindi talaga. Hindi talaga showman sa utak ko. Ayaw talaga. Tapos, hindi mo rin natapos si IT. Hindi din. Tapos, kaya nag-abroad ako noon eh. After noon, pagbalik ko, yun, nag-call center na ako. Oo nga. Eh, kasi mas maganda kasi nasa Pilipinas, no? Mas masaya. At saka, nag-IT rin ako, pero siguro yung equivalent nung IT ko, isang SEM lang. So, puro basic lang talaga yung nakuha ko sa IT. Ang original na course ko kasi talaga, fine arts. So, super layo sa ano. So, pagiging techie, virtual assistant, ganyan. Yan. So, si Michelle, alam ko, nag-work siya sa bank. Diba, Michelle? Ayan, sabi ni Alan, interested din ako sa podcast editing. Yan. Si Alan, ikaw ba may client ka na ngayon? Yes po. So, e-commerce? Ayon, e-commerce. Oh, kami naman, kwentuhan mo naman kami, Alan. Kasi ilalagay natin to sa podcast ko. Ilalagay natin to sa podcast natin. Yay! Mag-e-edit si Eloisa. Siyempre. Hindi, ipapa-edit natin kay Alan kasi gusto daw ni Alan mag-podcast editing. So, practice mo yan, Alan. Tapos, pwede natin ilagay. Edited by Alan Antang. Ilalagay natin ang link papunta sa website mo. Para pag gusto ka nilang i-hire, di ba? Meron ka ng proof. O, di ba? Oo. At dahil may background noise siya, si Alan, yan. Tatanggalin mo yung background noise na yan, Alan, pag in-edit mo yung podcast natin. Ayan, game na, Alan. Kwentuhan mo na kami. How did you start working from home? Okay. Nung last year, 2017, nag-apply ako as a tech support sa Singapore. Nahirapan na ako. So, hindi ako ready. Para nabigla ako. So, ang ginawa ko, nag-aral. So, nag-aral ako ng social media, SEO, and then isang digital school dito sa Pilipinas, sa Davao. Nag-apply din ako ng intern kay Mami Tasha last year. Eh, masyado na hectic schedule ko. So ngayon, nagbukas ulit ng internship si Mami Tasha. So yun, kaya sumali ako. So ngayon, nag-apply ako ng eBay product listing para makapag-work na agad-agad. So habang inaaral ko pa yung ibang mga niche tulad ng WordPress, Drive Teams, pati yung podcast editor. Person with disability ako. So nagkaroon ako ng spinal cord injury last 2009. So, medyo matagal na. So, I decided na mag-change of career. So, kaya ako nag-aral ng online job. Work at home. Ah, oo nga. So, ngayon, parang eBay virtual assistant. Ganyan, Alan. Ah, na-mute si Alan. Ayun, parang eBay virtual assistant ka ngayon. Parang siyang e-commerce virtual assistant. Anong ginagawa mo dyan sa eBay? Parang hindi na masyadong sikat kasi si eBay ngayon, di ba? Opo, para lang magkaroon lang ng experience, magkaroon ng confidence sa trabaho. So, okay, matagal lang walang trabaho since 2009. So, ngayon lang ulit karoon ng regular. Ah, oo nga. Tama. Galingan mo lang, Alan. Mamili ka lang sa mga sa mga skills na tinuturo natin. So, podcast editing, yan, WordPress, Tribe Teams, yan. Kasi madali lang yan sila talaga. Tingnan mo sa Eloisa. Tsaka si Cecilia, enjoy na enjoy sa podcast. Pag nakikita ko nga pala yung Canva natin, ang dami-dami dong ang daming ng podcast. Sabi ko, kanino kaya tong ang daming gumagawa ng mga cover-cover ng podcast dito? Poster. Oo, kada episode.
Diba, syempre kasi kada episode kasi kailangan ni client ng poster ng podcast. So, yun, napupuno yung Canva namin. Pero yun, masaya din gumawa ng poster. Tsaka usually, Eloisa, pag poster, meron ka ng, ano, no, parang template. Na? Uh-oh, for the podcast poster yon. So, gagawa rin tayo ng sa atin. Ganon. Ayan, so si, sino nang nandito? So, si Joanna, Michelle. Kaka-resign pa lang. Ayan. Si Michelle. Hazel. Nag- oh, ayun, si Hazel. Ikaw, Hazel. How did you start working from home? Ikaw naman magkwento sa amin. Ako na? Oo, ikaw na. Hindi pa ingay kasi ng mga bulilit dito. Ah, hindi naman namin naririnig. Okay naman. Okay naman. Oo. Ano nga yung question, coach? Paano ko nasimula? Oo. Mali, ano, coach? Kailan ba tayo nag-meet, Nax? Kailan ba yan? 2015, ano, yung... Ito, teka lang. Bale... Ano yung, siguro mga 7 months ako nun pregnant sa second girl ko, may nag-introduce ng how to work online dito sa Jensen. Tapos sabi ko, yung speaker, taga Davao din, ano siya, owner siya ng isang yung freelance na agency. Tapos, pero RN siya. Tapos, sabi ko sa kanya, coach, kailan mo ka mag-umpisa? Baka manganak na ako. Kaya nung June, mga 7 months pregnant ako, nag-ano ko sa kanya, under training din. Pero December pa ako nagka-client. Ano siya, content, tapos management. Ang ano lang, ang tutorial sa akin is, ano, video lang, tutorial. Tapos, pina-follow ko lang yung instructions niya using Magento. Tapos, namin pa ma-Amazon, mga AWS. Pero hindi ako, pero last year, break na kami ni client. Oh, kasi nag-break na kayo ni client. Kasi nag-social media na ako, coach. Tapos nung, di ba, nag-meet tayo nung ano na, last 2016 na yun, di ba, coach, no? Oo. 2016. Tapos yun. Tapos the time pa talaga, wala akong PLDT. So, limitin kung mag-webinar ka man, hindi ako nanonood or minsan lang kasi baka maubos yung gig na so may ano, may limit. Okay. Kaya yun, sabi ko, ano ba to? Kaya sabi ko, sana, may mga trainees, binabasa ko na lang yung mga comments or ganun kasi limited lang talaga. At nung nagka-fiber na ako, sige na ako watch ng video. And ngayon, more on ano ko, coach, social media, tapos mga clients ko, mga investors, yung nag-flip house, yung parang, hindi, parang flip house siya, pero investors sila. Oo, may nakita rin akong ganyan. So, hinahanapan mo sila ng bahay or hindi sila naghahanap? Hindi po, bali, ano, kasi hindi sila agent. Ano to talaga, investors sila, so maghanap sila. Sila na ang sa bahay, sa house, and ang ginagawa ko na lang is i-gawing active lang yung Facebook page nila, yung LinkedIn, ganun, gawa ko ng mga posts, yun lang. Tapos, hindi na ako nila pinhandle ng mga CRM nila kasi sensitive daw yung data, ganun. So, hindi na ako nila, hindi rin sila gumamit ng mga hub stuff. Ngayon, kasi may mga screenshots, so... Oo. Ah, ayaw nila. Kasi, so, may ganun sila. Kinagawa sa akin, may timesheets. Ano lang, parang login lang siya na... Tapos, yung isa naman, wala siyang login. So, tama lang din sa akin kasi may yung... I have 2 girls. Yung isa preschool, kinder. Pagki-kinder 2 na. Yung isa naman, 2 years old. Pero, nag-BF pa rin kasi ako coach. Kaya... hindi pwede sa akin yung mag-login or mag-time in, time out kasi may baby. So, nung sumali ako dun sa, ano mo, yung tawag doon, yung sa solutions, ang goal ko lang talaga yun, makinig, magmasa. Ay, talaga, kahit na pala yun, curious ako ba? Kasi kung gawin ko, limited talaga. Hindi limited ang time ko, pero may sumisigaw dito sa tabi ko. So, kaya ganun. Kaya nag-social media na lang ako. Oo nga, kasi kahit may nang iistorbo sa'yo, okay, pwede ka mag-work. Pwede mag-work.
Oo, dati nga yung pag tinatanong yung anak ko, anong trabaho ni mama mo? Nag-Facebook. May client call ako last time, pero hindi yun siya naging client ko. Sabi niya pa, sino yung kausap ko? Kasi may kinausap ako ng anak ko na bigla lumabas, bigla sa pintuan. Actually, close yung door. Bigla lumabas, sabi niya, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, I have a client. Sabi ng client ko, ano daw? Oh, ayun ako natatanong kaya gano'n, funny siya. Anyway, thank you. Ganun pagka. Thank you din, Hazel, for sharing with us. Oo nga, ganun din ako. Ikaw Eloisa, ganun ka rin. Pag magka-client call kayo, sasabihin ko sa kanila, tumahimik kayo, may kakausapin akong client. Hindi. Yung anak ko, hindi siya napagsasabihan. One time sinabihan ako ng isang kong client na sabi niya, play with your daughter. I think she needs you. Let's cancel this meeting. Let's do this some other time. Kasi si Ayumi, nakakainis. Tawa siya ng tawa sa likod ko. Tapos, naka-experience ako, kasama ko si Cecilia sa kasi ka-team ko si sa isang client. Grabe, tawang-tawa yung kliyente ko, sa kliyente namin ni Cecilia, sabi sa akin, ba't gising pa yung anak mo at this time? Kasi last time na yata yun. Pero umukay naman siya. Yung dun lang sa isa kong kliyente, sinabi niya, let's do this some other time. I think your daughter needs you. So maganda rin na yung kliyente medyo nakakaintindi sa sitwasyon mo. Oo, tama. Oo, kapag mamamili kayo ng clients, dapat yung mabait, yung ayaw. Minsan kasi yung mga job post, sasabihin niya, parang ayoko nang, gusto ko may sarili kang office, ayoko nang may distraction, ganyan-ganyan. Tapos, minsan nga sasabihin pa, parang I don't want single mothers, ganyan. Oo, diba, sasabihin niya, parang ayoko nang ganun kasi madidistract kayo. So, sasabihin ko, I know, hindi na para sa akin tong job na to. Ganyan. Ayan. So, sino pa magkikwento? Wala. Ayaw ni Joanna sa tawag doon? Si Michelle. Ayaw pa niya sa popularity. Si Michelle, may client ka na ba, Michelle? Ano natin ang mga sagot nila sa chat? Ay, no, wala pa po. Wala pa. Work pa po ako. Ano nga ba? Ikaw sa sa BPI, no? Yes. Kaya mo itutut ni Alan yan. Alan, alam mo na. Pagka in-edit mo, tut! Ayun po. Nag-work pa ako. Pero may balak na po akong mag-resign. No, bakit mo naman naisipang mag-work from home na? Wala ka pang baby, no? Ay, meron na po. Meron na din. Pareho pala tayo. Dalawang baby. Dalawang boys din. Oo, dalawang boys na makulit din. Kaya lang maliit pa yung isa. 1-year-old pa yung isa. Maliit pa nga. 7 tsaka 1. Layo ng agwat, no? Oo. Ayun po. 12 years na po ako dun sa bank. And wala lang. Kasi parang gusto ko lang mag-work. Wala lang work from home. Ganun. Gusto ko na po mag-work from home para matutukan yung kids ko. And at the same time, parang masaya. Oo, sabi ko nga. Yung skills na ma-enhance yung skills ko. Kasi nag-aral ako ng ComSci. Talo tayo, Eloisa. ComSci siya. IT lang tayo. Interested talaga ako sa web. Web design, web development. Pero, medyo mahirap. mas marami kayong programming dyan pag ComSci, di ba? Tapos, ngayon ko nga lang nalaman na may ganito, may WordPress. Kasi hindi namin napag-aralan yun nung college. Oo, pinapahirapan tayo ng mga prof natin nung college. Luma na yung napag-aralan namin sa ginagamit ngayon. Ayun. Tapos yung pala, ang dali-dali lang pag ginamit mo si Tribe. Hindi ko nalaman na kayang-kaya mo palang gumawa ng web using ganun. Hindi na kailangan mag-program. Yun, yung kapatid ko nga rin, nag-IT rin siya ngayon Tapos pinakita ko sa kanya. Sabi niya, ang dali lang naman pala Ang turo sa kanila, HTML. Sabi ko, hindi nga ako marunong niya HTML na yan, di ba? Pero ang dami ko nang nagawang website sa client ko, di ba? Yun, pinakamadali naman sa lahat yun, yung HTML. Mm-hmm. Sa lahat ng programming language, yun ang pinakamadali. HTML tsaka CSS.
Oh, hindi ko alam yun. Yung pagkakailangan ko ng HTML tsaka CSS code, sinesearch ko lang si Google. Kunyari, HTML for naman. Bold. O, kasi pare-pareho lang naman kasi silang lahat eh. Oh. Yung maganda kay WordPress. So, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang din yung hinahanap ko. Opo. Ganyan, kaya madali lang. Yay! Eh, so, ibig sabihin, ang gusto nitong si Michelle, katulad kay Janet, no, Eloisa, Tribe Teams Uh-oh. Expert, no? Opo. Galing nyo nga eh. Oo, maganda yan si Tribe Teams kasi sisikat pa siya. Kasi magkakaroon sila sa UK ngayon ng parang bagong rule, GDPR, ganun. So, si Tribe Teams, nakita ko may ano sila, magkakaroon sila ng bagong feature para maging GDPR, ano sila, compliant yung mga website nila. So, antayin natin yan. Yan yung bago natin pag-aaralan sa susunod. Yay! O, diba? Yay. At saka Divi, Mami Tash. Oo. Oo, gagawin din natin si Divi. Kaso kasi medyo mas mahirap si Divi. So, si Tribe Teams muna yung ano, uunahin natin. Di ba, Eloisa, mas magulo si Divi? Oo. Oo, medyo parang mas... Tsaka yung meron na kasi ngayon si Divi na parang front-end builder, katulad ni Tribe Teams. Kaso, hindi siya masyadong sumusunod. Key. Oo. Pero baka mas magaling ka doon, Michelle, kasi mas maraming chance para mag-coding kay DB. Diba, Eloisa, na-try mo na, no? Oo. Mas marami siyang ano, customizations na available. So, kung yung pang-skill mo is pang-web developer, maganda gamitin si DB. Ah. Oo. Okay. Yun. So, antayin nyo lang yan. Kasi marami kasing ano, si Tribe, marami siyang plugins tsaka features. So, isa-isahin natin. Kasi usually yung mga clients, ganun, pagka Tribe Teams yung binili nila, yung buong Tribe Teams suite na yung binibili nila. So, dapat gusto nila lahat yun, alam mong gamitin. Oo. At saka exciting naman siya gamitin. Kaya, antayin nyo lang. Yan. Thank you. Oo, tapos ayusin nyo lang yung mga website nyo. Yan. Thank you so much, Michelle, for sharing. Yan. So, wala naman tayong mga questions sa Facebook, no? Ayan, siguro sa podcast, magkakaroon tayo ng maraming questions. Eloisa. Tapos Alan, wag mong i-edit to. Sabihin natin, Mary Ann, nasan ka? Excited. Oo nga, excited, excited. Kung podcast, wala ka naman pala. Ayan. Ayan, so pwede na natin, end na natin ang ating Facebook Live dito. So, guys, please wait for our podcast episode. Yan. So, sana ilalagay na namin sa iTunes. Sana ma-approve. Ganyan. Mm-hmm. And then, ilalagay din natin to sa YouTube. Yay! Yay! Eto si ano, Hazel. Hello, hello, Hazel. Yan. Isa sa mga ano, malalakas ang loob na nakakita ng face. Yung iba kasi ayaw magpakita ng face eh. Diba? So, yan. Ayaw ni ano. Bakit wala ka sa Facebook Live? Ayan, nandito ka na rin sa Facebook Live. Yay! Yay! O, diba? Parang masaya. Oo. Yay, tatlo na tayo doon sa Facebook Live. Yay. Ayan. Good. Oo, yan. So, okay, okay lang yan. Ganyan din ang ano. Ganyan din ang background ko dati. Dati yung background ko, nung wala pang dingding, ano, yung living room namin, yun yung background ko. Kaya ayoko masyadong mag live video. Ngayon, dahil dingding na yung nasa likod ko, okay na. Yay! Kasi paglagyan ko ng, ano dito, coach na parang dingding or what, inaano ng mga bata, itutumba, ganun. Tapos kung mag-transfer ako sa kabilang room, may susunod naman doon. So, anong gawin ko? Ganun talaga. Tama, oo. Yan, ganyan talaga. Pero yung iba rin naman nagpa-podcast, di ba? Yung nasa likod nila is ano, o yung mga YouTuber, yung nasa likod nila is kama nila, no? Yun. Tapos bumili ako ng ano, background sa AliExpress. Antayin nyo, dumating. Para maganda na yung background. Antayin nyo yung background ko. Exciting. Tingnan nyo kung anong itsura niya. Ayan.
So yun. So thank you so much guys for attending today. So we have Eloisa, Hazel, Alan, Joanna, and Michelle. Ayan. Yay! Successful ang ating unang podcast. Ayan. And then, pati sa Facebook Live, yung mga nanonood ng live sa Facebook Live, thank you din for attending. Tapos, wait for me. Ako palang Monday, Wednesday, yung sa mga maiikling Facebook Live natin. And then, yung webinar slash podcast natin slash Facebook Live natin na to, every Friday na siya, regular. So, bawal umabsent, Eloisa. Oo. Si Mary Ann, dinaya tayo. Yun. So, yun. So, if you want, kung may gusto kayong topic na pag-usapan namin dito sa Facebook Live, you can comment dun sa Facebook group natin, si Work From Home, Be Awesome. Or, pag nilagay ko to sa YouTube, you can also put comments there on YouTube or on my website. Ayan. So, thank you so much, guys. Bye-bye. Good night. Bye-bye.